Welcome back. I'm Pinky Webb. And I'm Pia Ontiveros. You're watching the CNN Philippines Presidential Debate 2022. Infrastructure development is a major consideration for all of our presidential bets. We're not going to ask you to talk about your plans again dahil naitanong na po yan, but we need to dig a little deeper. Senator Pacquiao, ang sabi po niyo pagdating sa infra, more skyways for Manila. Vice President Lenny Robredo, ikaw naman po ang sabi niyo, make roads for people and not cars. Senator Ping Lacson, kayo naman, full implementation of the National Broadband Program. But as we build more, there is also going to be more traffic, which is already a national problem. The question is, how will you justify building more to the Filipino people who are already overwhelmed and tired of bumper-to-bumper traffic? This is a specific question for three candidates. Let's hear first from Senator Manny Pacquiao. Napaka-importante po talaga na dagdagan po natin yung skyways natin, congest po, mabawasan yung traffic natin kasi malaki po ang talagang lugi ng Pilipinas araw-araw dahil sa traffic na ito. Billion po ang pinag-uusapan natin na lugi ng Pilipinas. Kaya kailangan talaga hindi lamang tayo sa pag-uusap kundi sa gawa. Kasi yan nga ang chairman of Public Works Committee in the Senate. Nainis ako pag mag-hearing kami tapos after 3 years, ganun pa rin yung pinag-uusapan namin na walang development. Kaya ayaw ko yung walang ginagawa. Gusto ko magkaroon ng development talaga na ginagawa, hindi lamang sa pag-uusap. Kasi puno na ako sa lahat ng mga pangako eh. Puno na ako sa lahat ng mga pag-uusap, mga plano. Ang kailangan po talaga, kailangan may common sense sa lahat ng mga problema sa ating bansa. At may tunay na pagmamahal na gustong umulan ang ating bansa, hindi ginagawang hanap buhay. Salamat po. VP Lenny, the question, how will you justify building more to the Filipino people? Ako po naniniwala ako, kung pag tinignan kasi natin yung datos, kakaunting percentage lang ng tao yung may sasakyan. Karamihan sa mga tao walang sasakyan at nakikibaka araw-araw sa mass transportation. Kailangan yung gobyerno magbuhos ng maraming pera para sa active transport, para siguraduhin na yung mga kababayan natin meron na sasakyan sa mababang halaga para nakakapunta sila sa kanilang trabaho, nakaka-uwi sila sa kanilang mga pamilya. Ito, pag tinignan natin, parang na-exacerbate pa nitong pandemic yung problema. Ngayong pandemic, na nakita natin na walang mass transportation, ang dami sa mga kababayan natin na natenga. Yung pinakahuling SWS survey, sinasabi na mas maraming Pilipino ngayon ang gusto na magdala ng bisikleta. Pero hindi handa yung mga kalye natin para sa active transport. Marami nang may bisikleta ngayon, marami yung motorsiklo, marami yung mga gustong maglakad, pero hindi handa yung mga kalye natin. Kaya para sa akin, dapat talaga ang gobyerno, ito yung binubuhusan ng pera. Na ang mga tao makakapunta sa mga pupuntahan nila at the least cost na convenience sa kanila. Hindi naman sila kawawa na nakikipagsiksikan dahil hindi enough yung ating mass transport. Pangalawa, yung infrastructure dapat din magbigay ng maraming emphasis sa rural development. Kaya nagsisiksikan dito lahat. Dahil yung trabaho nandito sa Manila, pero pag mag-invest tayo sa mga kanayunan at may trabaho doon, ang mga tao may enggan yung umuwi sa kanila. Okay, next is Senator Ping Lacson. Yes, tama yung programa ng ating kasalukuyang administration, yung build. Ano? Malaki, merong Mindanao Development Corridor, nasa pipeline na yung subway, mass transport, ano, yung kasagutan. So tama po yon. Kaya lang, bauna tayo sa utang, 11.77 trillion, nagdoble ito mula noong 2016 nang kung saan bumaba yung dating Pangulong Aquino. So it's about time na mag-shift na tayo from BBB, from build to public-private partnership. Kasi yon private initiative, so walang gastos ang gobyerno. Kaya lang, may toll ito sa ating mga kababayan, kung saan magbabayad ng toll fees, di ba, sa paggamit ng mga kalsada. Now, tama yung sinabi ni Vice President Robredo, panahon naman para empower natin yung mga local government units. Sobrang centrally controlled, pati yung mga infrastruktura. Alam ninyo, sa pag-scrutinize ko sa budget, napakalaki ng hindi nagagamit. Unused appropriations, year in, year out, for the past 10 years, average 328 billion pesos. But hindi na lang natin i-download ito sa mga local government units nang sa ganun, magkaroon sila ng sariling initiative para sa kanilang sariling mga infrastructure programs.
na sa ganon, makaka-generate pa ito ng jobs na hindi madedecongest pa ang Metro Manila kasi kailangan ng trabaho sa mga kanayunan. 81 provinces, bigyan mo ng tigi 1 billion para sa development nila. Malaking bagay. Municipalities, 100 million each, 1,488 lang yan. So... Okay, thank you, sir. From infrastructure development, pumunta naman po tayo sa presyo ng mga bilihin. We imported more rice, sugar, chicken, and pork last year to stabilize prices. Ang tanong po, how do you balance the interests of consumers at the same time protect, strengthen, and empower local manufacturers, farmers, hog raisers, fishermen, and chicken growers? This is another specific question for three of our candidates. Let's start with Caliodi de Guzman. Kailangan nating bumitaw doon sa dating patakaran na lagi tayong import-dependent, export-oriented na magre-resulta ng pagkawasak ng ating sariling industriya. Kinakailangan nating bumitaw na doon sa WTO na nagbabagsak ng napakaraming produkto dito sa atin na dahil inalis yung ating tariff, proteksyonan natin yung kabuhayan ng ating mga magsasaka. At nang hindi natin mangyari, tayo lagi nag-i-import ng bawang, sibuyas, mani, luya, samantalang napaka-agricultural ng ating bansa. At yan ay dahil doon sa pagbubukas ng ating bansa doon sa mga dayuhang produkto at pagpasok natin doon sa mga trade agreement na sinasalaksak sa atin ng gobyerno na lolokohin tayo, na ito daw ay pabor sa atin, pero pagkatapos na may patupad, ito ang nangyayari sa atin. Balik tayo dapat doon sa dating panahon ng mga 1960 na kung saan ay pinaduunlad natin yung sarili nating industriya, yung ating agrikultura, ginagawa natin yung mga produktong kailangan natin. At hindi yun tayo dapat ay umasa ng umasa doon sa dayuhang produkto na pumapatay sa ating sariling industriya. Paunlarin natin yung sarili nating ekonomiya. Magkaroon tayo ng reorientasyon. Pukosan natin ang pagpapaunlad ng ating agrikultura at pagpapaunlad ng sariling industriya na sinimulan natin noong 1960. Secretary Bert Gonzales, sir. Importante yung tinatawag nating food security. Kaya hanggat maaari, pipigilin natin yung napakaraming importation. There are certain crops na kailangan mayroon tayong kapabilidad para mag-produce. Kunyari, ang palay o bigas. No? Kailangan yan ay ginagarantsyahan na kaya nating palaking patubuin dito at magkaroon ng tama sufficient production for that. Kaya nga, isa sa mga tinitingnan natin ay kung magkakaroon tayo ng classification of agricultural crops in the country, which we will call probably strategic crops. Tingnan natin yung bigas. Nakakalungkot na itong pagtatanim ng palay natin, laging lugi yung nagtatanim. I think there are certain crops, if they are strategically needed by our country, gagarantyahan naman natin yung nagtatanim ay hindi magugutom. Kaya kakailangan tawagin natin strategic crops. Ang ibig sabihin niyan, kung magtatanim ka ng palay, hindi ka dapat nalulugi. Gagarantyahan ng ating pamahalaan, ng ating mga magsasaka na nagtatanim ng palay, ay hindi malulugi. The implication of that is probably some form of subsidy. Alam ko na tinututulan niya ng iba nating mga ekonomista. Pero just the same, kailangan tignan at pag-aralan. Okay, ang susunod na sasagot, si Mayor Isko Moreno. Okay, thank you. At ang unang-unang kailangan natin pagkaisahan, no? Naniniwala ba tayo that food security is number one threat to national security? If that is the case, then the country and the state must invest to our Filipino farmers. Kaya kung bakit pinopropose ko, babaan ng kuryente, babaan ng krudo, bigyan ng abono, ang mahal na ng fertilizer ngayon, hirap na yung mga magsasaka, then I will make sure na yung ipapasa na batas o propose na batas ni Senator Recto na ipamahagi na, i-condone na yung amortization ng mga lupa ng mga magsasaka sa ating probinsya. Abay, 75 billion pesos lang yun. Eh nakita ninyo, kung tayo ay nagparaya, di may pag-aari na yung ating mga magsasaka na lupa, kanila na. Then,
pagyayabog, yayabungin lang nila yon, palalakasin lang nila yon, then papasok ang land bank and government financial institution para sila bigyan ng ayuda na kung saan makapagtanim sila katulad ng mga bagay na kinakain natin, ginagamit natin araw-araw nang hindi na tayo nag-i-import. Third, yung smuggling. This will hurt and continue to hurt our farmers. And that must be stopped. Yun po. Ang next question po ay para kay Senator Manny Pacquiao and Calliodi de Guzman. Ang kailangan po ninyo ang inyong mga whiteboards na nasa likod po ninyo. Si Calliodi lang po and Senator Manny. You are both proposing an across-the-board standardized salaries for workers. The prevailing minimum wage in our country ranges from 282 to 537 pesos. So, Senator Manny and Calliodi, what is your proposed across-the-board minimum wage? We will ask you also later to explain your answer. Okay, Senator Manny lang and Calliodi. Tapos i-display nyo na lang po yung inyong whiteboard. Ano po yung proposed minimum wage nyo? Calliodi, ano po yung sagot nyo? 750 pesos. Let's ask Calliodi to explain. Pakipaliwanag po, sir. Yung ating kasulukuyang sahod ay 537 dito sa Metro Manila. Sa mga probinsya, mas mababa, mas malayo, lalo mas mababa. Ang sabi ng Department of ng NEDA, dati si Secretary Pernia, ay sinabi niya na dapat ang sahuri ng mga magagawa sa Pilipinas ay nasa 1,608 a day sa taas ng presyo ng bilihin at saka ng serbisyo dito sa ating bansa. Yun ang kanyang sabi. Pero sa tingin ko, kahit kalahati man lang yan ay matanggap ng mga manggagawa natin, ay malaking pag-alwa na, makatulong na, bagamat hindi pa dun sa 1,600. Yun ang kailangan natin. At huwag matakot yung mga negosyante na sasabihin, nako, malulugi kami. Marami ng pag-aaral na ginawa na kapag ka ang mga manggagawa ay binigyan ng dagdag na sahod, dagdag na benepisyo, ay lumalakas ang takbo ng ekonomiya dahil ang mga manggagawang tumatanggap ng sahod, hindi naman nila ibinabaon yun sa lupa nila at yun ay kanilang ginagastos kaya sumisigla yung merkado. Senator Manny? Sa akin po ay inano ko lang monthly, 20 to 30,000 a month. So, yun po yung gusto kong minimum wage ng mga salary natin. For example, like 750 or 1,000 per day or 1,200 per day, depende na po yan sa anong trabaho. Pero yun po ang minimum wage ko po, yung 700 to 800 pesos a day. Salamat po. Thank you, Senator Manny. Si Dr. Montemayor, may gustong sabihin. Sir? I have a question to Calliodi. Mm-hmm. Kayo po ba, ako, I am pro-labor, no? Kayo po ba iniisip nyo rin yung mga employers? Kasi po, you have to balance it, ano? Gusto nyo ba sa pagtaas ng kanilang wages, parang kinakagat nyo na ang kamay na nagpapakain sa inyo? So, ang ibig sabihin, in being a pro-labor, hindi nyo ba ini-impinge din ang right ng mga employers? Do you also mind people who are owning these companies? Nasa isip natin yan, na kailangan natin lalo na yung mga micro, small and medium enterprises. Nasa isip natin yan. Pero ang gusto nating sabihin ba ay patuloy nating pahirapan yung ating mga manggagawa, pasahure ng slavery wage, ganon. Ganyan, ang klaro na ang mga study na dapat ay sahure ng mga manggagawa ay ganitong halaga. Gusto ba natin patuloy na alipinin yung ating mga manggagawang siyang lumilikha ng kaunlaran ng ating bayan? Bakit hindi natin ibigay sa ating mga manggagawa yung tamang pasahod na tinatanggap, na dapat nilang tanggapin kapalit ng kailang pinagtrabahuhan sa kampanyang kanilang pinapasukan? Huwag natin gawing yung ating mga manggagawang maging miserable ang buhay.
Huwag nating purihin lang ang ating mga manggagawa na ito ay silang bayani, ito yung mayuuno. Lagyan natin ng konkretong tulong yung ating mga manggagawa na sa ganun ay maging magkaroon ng dignidad yung ating mga manggagawa. Bago po sumagot si Dr. Montemayor, baka thank you very much sa kayo din. Ang tinatanong ko, hindi yung mga manggagawa. Ang tinatanong ko, yung mga employer. Mahal na mahal ko. Lahat ng aming mga pamilya, puro mga employees. Wala kaming mayari, wala kaming kumpanya. Pero alam niyo po, dapat importante rin na isip, tandaan niyo ang mga mayari rin ng kumpanya, mga Pilipino rin. So para magpatuloy tayo, hindi lang doon sa isang anay, kundi isipin din natin ang mga Pilipino rin na may-ari ng maliliit na mga kumpanya. So dapat balansin natin, kung minamahal natin ang manggagawa, dapat mahalin din natin ang mga nagmamay-ari. Dr. Montemayor, oh. Actually, nasagot na po ni Caliodi kanina. Sabi niya, yung umpisa niya, nasa isip din po namin. Hindi po ba, Caliodi? Okay, we're good? Okay. When we return, we're going to talk about campaign funds. And this is a CNN Philippines special presentation, The Filipino Votes Presidential Debate 2022.